bisingin yung mga informal settlers dito na dito natutulog at itong mga to ay binigyan na ng pabahay dun sa Tala Caloocan. Kaya lang, nagbalikan na naman sila dito. Gawa nga ng yung dahilan nila ay walang pagkabuhay dun. Alam naman nila na mali yung ginagawa nila. Pero although, may mga utos yung mga nakakataas na huwag mangumpis ka ng paninda at sawayin lang itong mga to ngayon. So, nagsimula na naman bumuhos yung ulan at ito, nandiyan na naman tayo sa kahabaan ng CN Recto at para bisingin yung mga informal settlers dito na dito natutulog at buti na lang mabait yung Chinese dito at pinapayagan sila dito. So ito yung may-ari ng establishmento. Good morning po. Dapat lang, Nay. Hindi po, ano po yan eh. Kalakal po. Saka mga sibuyas. Oh, ito si Nanay, sabi niya. Nililinisin niya yung tapat ng Chinese at tinuturo niya yung Chinese National dito na basura daw nila yan. Eh, mga kalakal to ng ano. Mga paninda yung mga pinulot saka mga kariton. At yan. So yung mga buo, may buo pang parte, kagaya niyan, ay tinitinda nila yan. Tuwing umaga, pinupuntahan ko ng team dito para i-clear tong area na to, habaan ng CN Recto. Ayan, wala na natutulog. So, itong mga to ay binigyan na ng pabahay dun sa Tala Caloocan. Kaya lang, nagbalikan na naman sila dito. Gawa nga ng yung dahilan nila ay walang pagkabuhay dun sa Tala. Kaya ibinenta nila ng mura yung mga bahay nila at eto, balik na naman sila dito sa kahabaan ng CN Recto. So nakakalungkot at napakaswerte na itong mga to dahil nabibigyan sila ng pabahay ng gobyerno. Ayun, may maliit pa. So bumuso naman yung ano, ulan at mukhang hanggang Disyembre na to, hanggang December 25 na itong pag-ulan-ulan na to. Kasi hindi natin nakahabaan ng ano ng CM Recto. So mamaya kasi ito, hahakutin na lahat ng basura. Pagkahakot niyan ay magpa-flashing na yung mga bumbero natin. So hindi siya ganun kadaming tao ngayon kagaya ng mga nakaraan taon na gantong oras pa lang ay punong-puno na yung Divisoria at busy na. At nung panahon nung ni Erap, Mayor Erap, yan. Eto, hindi na halos madahanan. Gawa nga ng punong-puno na to ng mga vendor. Hanggang gitna ay makikita mo na siksigan na lahat ng tao. Special child pala. So
bawat kanto, pinostihan ng mga kapulisan natin. Santo Cristo, Ilaya, Juan Luna, at Elgano. Mapapansin nyo may mga tent na ganun at may mga bantay na pulis yan. So yun, buhay-buhay na naman yung mga nangangalakal dito ng karton. Morning, Tay. Daddy. Ito. Tinignan mo pa ako. Kape, kuya, kape. Kaya nakakalungkot tayo, may bata po. May karga pong bata pa. So ito Santo Cristo. Isang linggo kasing nawala yung team ng BTS. Gawa nga ng naging busy sila dun sa paghahatid ng mga regalo sa bawat barangay. At binigyan sila ng ultimatum na hanggang 20 lang at kailangan na ma-dispose lahat nila yun. Ito na naman yung paborito nating Child Development Center. At silipin lang natin ito yung dito. Yung mga nagbodega ng sibuyas at yun, nandun pa rin. So, hindi natin alam, baka malakas kay chairman. O, mahal ni chairman. Padre Rada, tapos yan kabila, Saragosa yan. Padre Rada. Padre Rada. Boundary ng Padre Rada. Nasa gitnang gitna na kasi sila eh. So dapat wala sila doon sa gitna. Dahil ang pwesto lang nila ay yung nando sa loob. Ito Bilbao na to at good morning guys at ito habaan ng Padre Rada at ito balik rin yung operation yung team ng DPS District 1. Siyempre sa pangunguna ni Sir Pege Valdez. At yan. Kanya-kanya na naman na sampah sa gutter yung mga palinda nila. Although alam naman natin na pagkatapos nito kaya balik na naman sa dati. Ha ha ha.
Ito, kahabaan ng Bilbao. At nakita niyo naman yung bakas yung pagmamadali nila at natapon na naman yung mga paningga nila. So ngayon ay December 21, araw ng Lunes at panibagong yugto na naman ang Kanye Serie dito sa Divisor. So sa mga bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag na kalimutan i-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balita, lalo-lalo na sa mga clearing operation na kagaya nito. At kasama ng buong team ng DPS District 1, MMDA, at ganun din ang team ko. Kabahan ng Padre Raga at na ipakita naman natin sa inyo kung ano ang sitwasyon pag walang clearing operation. So itong mga vendor natin na to ay nandito na sa gitna, nagtitipid. At kapansin-pansin, ayan, yung mga nagwawalis pag dumarating. Pero nakita nyo naman, pag-alis ng clearing team ay balik na naman sa dati. So napaka-importante ng clearing operation. At dahil kahit pansamantala ay nababawasan yung mga obstruction sa pansada. So alas 6:20 ng umaga dito sa Pilipinas. At malapit na ang araw ng Kapasko. At ayun, yung mga trapal nila ay pinababang so sa ibang viewers natin, sinasabi nila yung clearing operation ay yun nga, waste of time, waste of money. Pero dun sa iba ay maganda naman yung comment nila. Gawa nga ng kahit sa ilang minuto ay makitang maluwag at malinis yung kahabaan ng Padre o ng Divisoria. Dahil ito lang naman yung time na magiging malinis to pag dumaan yung clearing team. At sana yung mga barangay officials natin ay tumulong din sa pagpapanatili. So ito kasi nga team ng DPS District 1 ay umi-area sa iba't ibang lugar. Nakita nyo naman, hindi naman tayo pumoposte lang sa isang lugar at palipat-lipat tayo. At sana yung mga barangay natin ay magbantay para mapanatili sana ng ganito yung area. Malinis at maayos. At walang mga vendor dun sa gitna ng mismong kalsada. Kasi may mga balibalita dito na yung mga barangay official natin ay pinapayagan sila kapalit ng maliit na halaga. So sana hindi totoo yun. At marami na kasi nagsasabi ganun. So tatawag nila tongpat. At hindi rin magtatagal ay masasanay rin yung mga vendor natin dito na magtinda doon sa tama at maayos na lugar. Kasi napapagod na rin yung DPS kakasaway. So kita nyo naman kahit Linggo hindi tumitigil, nagbubuhat yan ng ano, nagbubuhat ng mga debris. So may mga utos yung mga boss natin na sasawayin lang itong mga to. At ayun, kabasa. So
Tulungan nyo na. Ayan, ayan, dumami pa lalo. At mami, face mask po tayo, mami. Face mask po tayo. Ay, si mami, walang face mask tapos nagyoyosi. Pero may air humidifier. El Caño, ayan, at alam naman nila na mali yung ginagawa nila. Pero although may mga utos yung mga nakakataas na huwag mangumpis ka ng paninda at sawayin lang itong mga to ngayon. Ayan, luminis na naman dito sa pinakakanto na to. At kita nyo naman, nalaglag pa yung mga ano, yung mga hangko. Bago na pa siro. Kung mapapansin nyo, ito, yung mga tinda nilang karne, nasa gitna yan, hanggang dito. Ito na yung pinakakanto. Kita nyo naman yung mga dugo, nagkalat. At itong mga paninda na to, ay nasa baba ng kalsada. Doon sa mga last na video natin. At binigay na sa kanila yung bangketa. At nag-extend pa sila dito sa kalsada. Basa at mabaho yung amoy, malansa. At ito, pinagkasya yung motor dun. Betamax.